Bulacanac City to Concepcion Tarlac. So, one bar lang yun na bawas sa fuel. Ayan. Hi guys, good morning. So, biyay tayo pa kami Concepcion today. So, sakyan natin si Suzuki Expressa natin. Color white. Okay. So, yon last time, nilibin natin yung mga features ng Suzuki. So, kagayon sabi ko, sa likod muna tayo. Sa likod, pwedeng mo po yung tatlong tao. Kasi syempre, depende yun sa laki ng tao. Okay, so dito, yan. One seat doon. Tapos itong car seat ng baby. Kung may baby kayo, pwedeng maging sa gitna or bahala kayo sa nilalagay. Tapos isa pang pwedeng umupo dito. Okay, so dito, nakita nyo, manual yung pagbukas ng bintana. Okay, tapos ito muna tayo. Ayun yung mugs na nakalagay pag binili sa Suzuki Expressa. Tapos tubeless na yung gulong natin. Tapos yung steering wheel. May mga control dito. Ayun yung control na to para sa side mirror natin kung i-adjust ninyo. Okay, parang din na ilalap, bubukas yung bintana, iyaano pa yung kamay ninyo. Ito ay para ano yung auto start stop ng makina. Kasi pagka on yun ng, pagka start nyo ng kotse, automatic naka-turn off yan. Okay? Tapos, pag kasi nag-stop kayo, like sa traffic, okay, sa traffic, pag traffic, mag-stop yung makina. Tapos pag nirelease nyo yung gas nyo, paalis ng brake, ay mag-start siya ulit. Okay? So, ang sabi nila para sa tipid sa gas, pero kung di heavy traffic, hassle kasi yung auto start-stop ng Suzuki Expressa. Okay? Kaya ako tina-turn off ko yan. Pero minsan, kakalimutan kong i-turn off. Yung lang hassle, no? Parang sa akin, isa yun sa mga hindi magandang feature. Kasi sana pag tina-turn off mo siya, sa sud na hanggat di mo siya ino-on ulit. Ganun pa rin siya. Kasi pagka minsan nakakalimutan mo pag start mo yung kotse, umalis ka na. Mag-stop ka lang saglit. Ano na siya nun? Mag-stop yung makina. So, kala nila na palagi ka namamatayan ng makina. Okay? So, dito nga, ayan. Aircon vent. Okay? Yung central lock. Pag nilock mo to, malalock na lahat ng door pati sa likod. Okay? So, doon yung central lock. Dito, yung sa pag-open ng power window natin. Okay, dito mayroong extra nalagyan ng gamit maliban dito sa glove box or compartment na nandyan. Okay, ito yung cambio natin. Okay, so mayroon dyan yung reverse, neutral, manual drive. Okay, pag manual drive, ilalagay nyo dito yung cambio ninyo. Okay, tapos pagka i-drive nyo na siya, kung gusto nyo mag-manual, syempre sa una, primera yan. Pero pagka mag-segunda kayo, tresera, kwarta, kinta, plus-plus lang. Pag magbababa kayo ng takbo ninyo, minus-minus, ganyan. Plus-minus-plus-minus. Pero kung smooth lang, sa highway lang kayo na patag naman yung daan, hindi matarik. Syempre dun tayo sa auto gear shift natin. Okay, sa matik. Okay? Merong infotainment dito. Okay, tapos dito yung makita yung speed tsaka yung fuel. Diyan mo yung makikita kung merong mga naka-off and on sa mga features ng Suzuki Expressa. Okay, tapos yan, meron tayong dalawang yan pagmaaraw. Okay, ayan. Wala lang salamin kagaya sa mga ibang car. Hindi ko alam bakit di nilagyan ni Suzuki para kay Mrs. San. Okay. Siyempre, control ng aircon. Ayan po yung control ng aircon. Dahil nga, matik siya, dalawa lang yung pedal natin. Brake, gas. Okay. Tapos, ayan po, handbrake. Siyempre, lalagyan ng mga, seatbelt. Lalagyan ng gamit sa side.
lalagyan ng gamit sa side. Sa likod walang lalagyan ng gamit. Pero alam ko may mabibili sa Shopee na parang pwedeng ano dito, armrest na pwedeng lagyan ng gamit. Okay. Ito guys yung compartment. Buksan natin. So by key siya ino-open. Ayan yung gano'ng kalaki yung compartment. Ito yung may laman na. Pero maraming pa rin pwedeng ilagay. Pwede rin magpatong ng gamit dito. Okay. Tapos pwede rin itong tanggalin kung masyadong marami yung gamit. Tapos like ngayon, ayan, tinaas ko. Lalagay natin yung stroller ni baby. Okay. Pero tapin muna natin siya. Ayan. So, pasok natin sa loob yung walker ni baby. So, ayan. Ayan, as you can see, kasyang-kasya yung walker ni baby. Okay, tapos sarahan natin to. Ay, sorry. Tanggal. Sarahan natin yan. Marami pa rin space. Marami pa gamit na pwedeng ilagay dyan. Okay. So, sarahan natin. Yun. Ito ngayon naman guys, isasakay natin si baby doon sa car seat natin. Okay? So, off ko muna. So, yun guys. Naisakay na natin si baby. Ni-strap natin. Ayan. So, dapat make sure na nakalock lahat yan para kahit mag-sudden brake kayo, hindi mahulog si baby. Very important na may car seat. Alam ko may violation pag may baby kayo tapos walang car seat. So, para iwas na rin huli sa LTO. Yung anak ko. Say hi, nak. Hi to our, ano, viewers. Hi! Come on. Hi! Hello po! Kamo. Yun, so, nakasakay na si baby. Mamaya si misis naman. Doon siya sa kabilang side. So, yun guys. Today, punta tayong Conception. Okay? So, yun sa likod. Sabi ko sa inyo, kasya tatlo. Yun yung baby ko. Yun yung asawa ko. Hi! Please subscribe. Please like, share, and subscribe. Thank you. Si Tomokmok. Si Arietti. Hi, kanak. Serious siya. Maulan kasi. So, yan. Tatlo pwede sa likod. Okay. Yun. Malakas yung aircon. Ano ba? Matipid yung gas. Wala natak na banggit. AGS. Alright. Bye, guys. Mamaya. Dive muna tayo. Punta tayong Conception, pero bago tayo punta ang Conception, punta muna pala kami ng Tarlac City dun sa Easy Care para kunin yung result ng AP namin ni Mrs. By the way, sa DepEd kami pareho, teacher. At yearly, nagkakaroon kami ng APE. Okay, kunin lang namin yung result, paparin sa doktor. So, pa-city muna tayo. Tapos after sa Tarlac City, nag-ride naman natin papunta ng Conception Tarlac. So, check natin mamaya. Ngayon, full tank tayo. Ayan, mami, pakita mo yung full tank. So, full tank tayo ngayon. Tingnan natin kung gano'ng karami yung gas na i-consume from here sa bahay namin, okay, sa San Miguel. Tapos, from papunta ng city. Tapos, from the city, uwi na naman pabalik. Punta ng Conception. Okay. So, ayan. Gas-gas lang dahil mamatik tayo. Napaka-smooth niya i-drive. Dahil nasabi ko, very matipid sa gas. Okay, malakas yung aircon. Walang problema sa makina. Ayan, 8 months na siya sa amin. So far, wala pa kami nagitang problema. Maganda yung takbo. Smooth. Tapos siya, pero dahil entry-level car nga yung kotse natin. Given naman na yun. Given the price. Okay na. Kapag malubak yung daan, medyo ramdam mo. Pero hindi naman ganun kapangit yung ano, tunog. Medyo meron lang konting heat. Okay, pero hindi masyado. Dahil nga ano siya. Entry level car. May sinasabi din yung knock mo. Sorry. Palabas tayo ng subdivision yan. Pa-highway na tayo. Okay, yan. Ang manunong dito, ang daming humps.
Yan, buti na lang matik yung kotse. So brake and gas lang tayo. Tapos kaka PMS na nito, fourth PMS na niya. Okay. Actually yung sa PMS niya hindi ko man na-reach yung sa kilometers eh. Dahil nga required ng PMS sa schedule niya. Kaya na hindi pa natin na-reach yung kilometer, comfort na niya. Para din maganda yung maintenance ng kotse, saka para tatagal yung makina ng kotse natin, kailangan regular siya na may maintenance. Ayan, so palabas na tayo ng highway. Ayan guys. Okay, ayan. Highway, ito yung bus. Nasa highway na tayo. Pa San Miguel. So yan, later ulit. Bye guys. Guys, balik natin yung vlog natin. Nasa highway na tayo. So ngayon naka-desera na yung speed natin. So nakita nyo kung nagsusake ng konti yung cam pagka medyo malabang. Okay. Pag dumadaan sa ganyan yung mga maguhit na yun. Oh. Highway, di ba? Pagka natin ng konti. Konti lang naman. Ganun kagrabe. Ayan. Naka kwarta na tayo. Dito sa part na to ng San Miguel, laging traffic. Ayan. So yung auto start stop, ayan, pag minsan nakakalimutan ko, pag may traffic ako dito, start stop lang sa grid, namamatay yung makina. Which is hindi ko masyadong gusto. Kasi mabilis lang naman yung galaw minsan, so hassle kapag nagawa ng start stop, so i-turn off nyo lang yung ayaw nyo. Pero siyempre sa mga iba, kung hiyang naman sa kanila naka auto start stop, edi tuloy nyo lang yung auto start stop ninyo. Drive, drive. Sasalta si baby. Nagbablog din siya. So yan guys, traffic. Ayan, pwede na. So yan si baby. Nasa likod siya, sa may bandang gitna. Pupo sa car seat niya. Magay ka nak. Sabi mo mag-subscribe sila sa atin. I-subscribe kayo para sa mga susunod naming biyahe. Gamit yung espresso. Masabay pa yun yung performance ng kotse natin, si Espresso AGS. Espresso. Pwede siya sa akin. Pwede daw kay Mrs. Sakto-sakto. Okay. So far, performance, ano masasabi mo? Maganda naman siya. Hindi naman siya maalong. Sakto lang, diba? So baby, anong masasabi mo kay Suzuki?
Ah, wow, ma'am. Tapos? Tapos daw na ano? Masingka. The wheels on the car. Yun guys, pasok na tayo ng clinic ng Easy Care. Yan, ganda sa likod nila. Ganda si Suzuki na. Rieti, say hi! Mag-open-close ka nga? Open-close. Give a little snap, snap, snap. Ito po yung entrance. Hello. Hello. Yeah, tayo sa cashier. Hello. Yung form 86 bayaran daw. Ano pa sila sir? Wong pareho. Wong Cherry Lynn tsaka Wong Glenn dyan. Christmas. Ano lang akong dalo? Wait lang. Bayad muna ako. 100 para sa EP4. Mablog kita ate. Kahit lang pa yung resibo sir. Okay, thank you. Q E F P E C. Hello. At the clinic. Thank you.
So yun guys, nakarating na tayo sa Concepcion. So from Burot, San Miguel to Tarlac City, tapos balik to Tarlac City to Concepcion, Tarlac. So one bar lang yung nabawas sa PUL na.